私のこと、疑わないでください。私のこと疑わないでよ。5,000 nay. Sana makabili ka ng pampers mo tsaka vitamins mo, nay. Isang magandang-magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, mga kababayan, may nag-message sa atin na humihingi ng tulong. Kaya ang Team Daddy Frankie ay gumawa ng aksyon para mapuntahan at malaman natin kung ano nga ba ang kalagayan ni Nanay. Siya po ang ating tutulungan, si Nanay. Samahan niyo ako, mga kababayan. Let's go! Ito na yata, Dad. Ito yun. Ito yung Dad, yung bahay na to. Oo, kaya nga. Bahay na to, Dad. Ito, Dad. Ito yan. Ito yung sinend sa inyo na picture. Oo. Dad, ito yan, Dad, no? Oo. Ayun, si Nanay. Ayan. Ayun, ako po. Oo, sige. Ito muna natin, Dad. Ito, Dad. Ito. Saan? Ayo. Ito nga. Ito, Dad. Ito. Ako po. Ayan, magandang hapon, Nay. Hello po. Ayan. Kayo po yung nag-message kay Daddy Frankie? Apo. Kumusta si Nanay? Mahirap po. Ilan taon? Hirap na. Itakip natin yung... Nay, okay lang, itakip ko, Nay. Para hindi tayo, ano? Mabaho dito. Po? Mabaho dito. Ay, mabaho dito. Okay lang. Walang problema sa amin. Kumusta na si Nanay? Ano pangalan ni Nanay? Veronica. Ilan taon po si Nanay? Totoo lang, hindi ko po alam. Ay, hindi nyo alam taon, edad nyo. 65 po ako eh. Mga 57, 58 po. Ilan po anak ni Nanay? Tatlo po, namatay na isa. Isa nasa Japan. Nasa Japan? Parang pinabayaan na yan. Pinabayaan ka? Sa Pilipinas. Nandito ako sa ano ko. Sa madulang ko, nalulang trabaho. Nahihiya na ako. Kasi wala silang trabaho. Wala nang trabaho? Ako siksik pa ako dito. Pinagablima mo na rin yung focus ko. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, si Nanay po nag-message sa Team Daddy Frankie. Kabutihang palad ay agad namang na-monitor ng ating admin, kaya pinuntahan namin dito sa Cavite, mga kababayan. Hindi pa man ako nakakapagtanong o hindi pa man ako nakakapagsimula. Talagang emotionally si Nanay umiiyak na. Siguro, mga kababayan, dahil nga sabi niya may anak po siya sa Japan, pero hindi alam ni Daddy Frankie bakit talagang todo emotional yung pag-iyak ni Nanay. Dahil nga siguro yung inaasahan niyang tulong na manggagaling sa kanyang mga anak is medyo nawawala. Bakit nga ba, Nay? Bakit hindi na kayo nagkakausap ng anak mo? Hindi na po nagte-text eh. Ang huling ano ko po, pwede, sabi naman po kung totoo, di ba po? Opo. Yung huling alam ko po doon, nasabi nung dati ko, yung manugang ko dati, apo, yung naging kaibigan niya dito na parang na-depress doon, ospital, naglaslas. Mm-mm. Kaya po sa totoo lang, gusto ko bumuwi ng Japan. Kasi siyempre po bilang ina,
Gusto pa malaman kung ano nangyari sa ako. Ah, so ibig sabihin, hindi nyo rin alam kung anong nangyayari sa anak nyo kasi hindi siya kumukontak. Hindi nyo pa yun. Umanuwa ko dito yung asawa na yung ditindi. Kasi wala naman punta na ba ako. Nakasaksak pa ako dito. Iniintindi pa nila ako dito sa pagkain ko araw-araw. Mm-hmm. Sa totoo lang po, sumaniwala kahit siya hindi. Minsan hindi po ako kami nakain dito. Pwede naman siguro tayong manawagan sa embassy para malaman natin. Walang pampers. Walang vitamins ko. Walang vitamins. Ah, so ganun pala. Kaya pala hindi nakakontak yung anak nyo dahil hindi nyo rin alam kung anong status niya. Anong nangyari sa kanya. Pwede tayong manawagan sa mga kaibigan niya. Siguro kahit ano, marami siyang kaibigan, marami nakakilala sa kanya doon. Kung ano nga ba talaga ang kalagayan niya. Di ba? Kasi kung pupunta kayo doon na eh, sa kalagayan ninyo niyan, di ba? Kasi po, sir, kung pupunta po ako doon, kasama halimbawa yung anak ko, ano po ako doon? Libre po ako sa ospital doon. Ah, pag pupunta ka doon? Sinabi nga po doon ang anak ko noon, nung nakausap niya yung sa gobyerno doon, bumalik daw po ako doon at ibabalik ako sa ospital. Kasi tsaka wala naman po kami pamasahe, papunta doon. Yes po, mas malaki ang pamasahe, papunta ng Japan, di ba? Although wala akong idea regarding sa Japan kung paano nga ba ang setup. Sabi ko nga po, minsan kahit sa Cebu, si Pacific na lang eh, yung makabalik lang ng Japan eh. Oh, pero ang hirap na ngayon na sa kalagayan ninyo, di ba? Stroke, yan mga... Kaya sabi ko, yan, dito ko nung anak. Kailan nagsimula yung... Sakit nyo na eh, stroke. 2019 pa po ito. Matagal na. Taon na po. Gusto ko na po umuwi ng Japan. Gustong-gusto nyo na umuwi ng Japan. Pero tiga dito ka sa Pilipinas. Okay lang ba? Pwede ba yon? Okay ba yon? Sorry ha, mga kababayan, mga barangay, medyo naguguluan ako kasi si nanay gusto niya bumalik ng Japan. Pero... Ano po? Para malaman ko anong kalagayan ng anak mo. Dapat, bago ka pumunta na, malaman muna natin kung anong kalagayan ng anak mo doon. Baka mamaya, hindi natin alam. Wag naman, di ba? Opo. Kaya dapat, manawagan tayo, kumusta siya, anong kalagayan niya, bago ka pupunta doon. Di ba? Dito natin mapapatunay yung kasabihan na ang magulang kayang tiisin ang sarili pero ang anak hindi niya kayang tiisin. After all po kasi mga kababayan, ng kalagayan ni nanay, hindi niya yan iniinda. But cause, iniisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang anak. Gaano nga ba ka-powerful ang pagmamahal ng isang magulang mga kababayan? Sige po, gawa natin ang paraan ay manawagan tayo kung anong maganda nating gawin. Kasi kung bigla-bigla tayong gagawa ng paraan pa Japan, ay malaking halaga po yun na eh. Tapos pagdating mo doon, hindi natin alam kung sino at ano ang dadatnan mo doon. Pinakamaganda ngayon ay ayusin muna natin, gaya na sinabi ko, manawagan muna tayo kung nasaan ang iyong anak. Manawagan ka na sa mga kaibigan or sa nakakilala. Marami na po ako inutusan doon. Opo. Pinakakatok doon sa bahay. Ayaw po talaga magbukas ng anak ko. So, ibig sabihin, nandun yung anak nyo? Opo, nandun sa apartment. Mm-hmm. Ibig sabihin, may nakontak na kayo? Opo. Ayaw lang mag-response ng anak nyo? Ayaw po. Ayaw po niyang magbukas ng pinto. Nakikiendong po yung bike niya. Mm-hmm. Ah, nandun. Ayaw po niya magbukas ng pinto. So, ayun mga kababayan, eto po, hindi ko halos ma-explain o masabi lahat ng gustong iparating ni nanay. Kaya mga kababayan, kung sino man po ang nakakilala sa anak ni nanay, ay ipagbigay alam po sa kanyang anak. Sana makarating sa anak ang kalagayan ni nanay. Nay, pwede ka pong manawagan sa anak mo. Alam ko po, mapapanood niya ito. Hindi po ako masisindo. Supportan mo naman ako dito. Mag-isa ka na po dyan. Sumatilin. Tunood naman ako dito. Nakaanap mo na dalawang mo ang ating dito. Nahiyaw na ako. Nasa totoo, nahiyaw na ako.
Ayun mga kababayan, ayon kay nanay, mga kababayan, si nanay po is nagpapalit po ng Pampers 3 times a day. 3 times a day po. Oh, wala makain na. Makain ako, nagwa-wipes ako, vitamin ko wala pa, wala na akong vitamin, wala na akong dinidudu, wala na akong yung, wala na akong yung, wala na akong yung, bibis ako mainit yung, wala na akong yung. Mga kababayan, sana marami makapanood ng videos na ito, maging ako man ay hindi halos makapagsalita sa nangyayari sa kalagayan ni nanay. Pakishare po yung videos na ito nang sa ganon, marami at makarating sa anak ni nanay. Tulungan mo ako na. Yun lang ang pinapakita. Sa'yo mo ako pabayaan. Matalil ako to. Hato ko na hindi mo na sa'yo. Sa ate mo na, alam sa to, walang hirap na hirap na ate mo. Alam mo, hindi chismis to, pero chismis ko na rin. Ang ate mo at kung yung like mo, araw-araw nag-aaway dahil sa Pampers ko, saka ano kakainin ko, ano ba pakain sa amin. Nak, minsan hindi ako nakain. Hindi ako nakain na. Nak, kung di mo naman ako, kung hindi mo naman, hindi mo pa ako madadala yan, supportahan mo na lang ako dito, nak, lahat na pangangailangan ko. Walang pansuporta sina ate mo tsaka si Benedict mo. Alam mo, sa to lang, naiya na nga ako kay Benedict mo. Minsan, siya na nagpapaligo sa akin eh. Siya nagpapaligo sa akin sa banyo, nak. Naiya na ako. Nak, supportahan mo na lang ako. Sa Pampers ko, nak, sa lahat na pangangailangan. Alam mo naman ang pangangailangan ko, di ba? Lahat yun, nak. Nak, naiya ako sa'yo. Alam ko na, hihirapan ka dyan. Hindi ka sanay siya yan dito. Nahihirapan din ako, nak. May ito dyan, mali-malita. Mali-malita, alam mo yun. Alam mo naman, hindi ko naman kayos tanto nangyari sa akin, di ba? Hindi ko naman sa'yo kayos sa'yo na kayo. Mali-malita. At kaya na itulungan mo ako. Ang mga kapabayaan. Ayoko mamamatay siya, ayoko mamamatay. Sige, Nay. Ayaw mo, Nay. Alam ko. Ito na ako. Gusto ko. Buksan mo ito. Pag-ibigin natin tindahan. Ito na ako. Para makatulong. Gusto niyong gumawa ng tindahan. Opo. Ngayon, mga kababayan, ang hiling ni nanay sa kanyang anak, kung hindi man daw siya maibalik sa Japan, matulungan is kahit suportahan na lang dito, sana gawan siya ng tindahan dito. Kahit pabalik na tindahan lang po dito para po may ano han, mga kababayan, may mapagkuhaan po araw-araw. Wala pong pera eh. Pero wala pa akong pera. Gusto ko kayo, hindi mo makayon ang pera. Mga kababayan, si nanay nagsasalita na po ng nihong bagaman hindi ko rin naiintindihan. Sancho. Oo. Oh. At kita ko na sa'yin. Kawasin mo lang. Ano po yan? Hapon-hapon po yan. Opo. Tumutulog din po yun. Sancho, at kita ko na sa'yin. Kami na kayo. Kunti ko na sa'yin. Di huli ayin tayo. Tulungan niyo po ako. Mukhang di yun niyo. Kaya mag-ayon din ayin. Na, huwag mo ko pabayaan, maawa ka sa akin. Huwag mo ko pabayaan dito, na. Na, sige na.
So ayun na mga kababayan, bago matapos ang videong ito, isa pang pagkakataon ay bigyan ko pa na isang pagkakataon si nanay na muling manawagan, hindi lang sa kanyang anak dahil ayon kay nanay, galing din siya sa Japan. Nay, pwede ka ring manawagan sa mga nakakilala sa'yo, mga naging kasama mo noon sa Japan, mga kaibigan ko. Manawagan ka sa kanila, Nay, para baka sakali matulungan kanila kahit pa unti-unti pag nagsama-sama. Manawagan ka sa kanila, Nay. Nananawagan ako sa mga kaibigan ko doon sa Japan. Minasang Yachua, hanto ni tachiri ni wotasan. Miedashi wa. Atashi wa, hanto ne. Shinjau ko mihiranai. Hanto ni tachiri ni wotasan. Tano wa jina mabuwa wa ne. Tama, jina ko na mabuwa li jan. Isawa na pakita yan ako. Kung ano ka nagay na ano ako, hindi ko naman pakita si Matilin. Matilin, di na pinta ka na ano yung aral ako. Hindi ako pagpapatay si Matilin. So, ayan mga kababayan, masyadong mahaba yung usapan namin ni nanay, pero sa akin walang problema dahil nga nagsasabi si nanay ng kanyang dinaranas na kahirapan. At sana po yung panawagan ni nanay ay makarating sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na po sa kanyang anak na nasa Japan. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing po si Daddy Frankie na sa pamamagitan ng pag-share ninyo ng videong ito ay makarating sa mga kaibigan at sa anak. Nay, kaya ako ang nagpunta rito, kaya nagpunta rito ang Team Daddy Frankie dahil po magpaabot din kami ng kaunting tulong. Pagpasensya nyo na po yung aking makakayanan. Pero sana mga kababayan, hindi lang sa pagtulong, hindi lang sa pamamagitan ni Daddy Frankie ang pagtulong. Si Daddy Frankie rin po ay humihingi, kumakatok sa inyong mga puso, sa mga kababayan nating may maluwag, abutan sana natin ang kaunting tulong si nanay. Nang sa ganun maibsan man lang yung kanilang hirap na dinaranas. So nay, mayroon akong counting dito. Pasensya ka na, hindi na ako nakapag-grocery. So siguro may mautusan ka naman para bumili ano, ng pambili ng pampers mo. Kahit pambili lang ng pampers ng dalawang araw or ano man. Pagpasensya mo na nay. Okay pa yung kamay mo nay. Nakagalaw pa. O ayan, 1,000 nay. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 nay. Sana makabili ka ng pampers mo tsaka vitamins mo nay. Salamat po. Kailan po kaya tayo pwede magtinda rito? Gusto mo magtindahan talaga nay. Para sa akin nay, unahin mo munang isipin yung sitwasyon mo nay. Kasi kung magtitinda ka sa kalaga... Hindi po, yung anak ko po, yung manugang ko po masipag yun. Mm-hmm. Yung manugang ko po masipag po, kahit ano pong hanap buhay, ginagawa nun. Mm-hmm. Mabuhay lang ang mga anak niya. Ay, ganun? Totoo po yun. Sige po, minsan nay. Po, naglalako ng ano yan, isda yan. Sige, kahit nay. Kainin. Sa ngayon nay, ang gusto kong mangyari, sa perang binigay ko, ibili muna natin ng pagkain mo, pampers mo, vitamins mo. Malay mo nay. Malay mo nay. Sa paglabas natin ng iyong video, may mga tumulong pa. Ayan, mga kababayan, sa mga gusto at nais tumulong kaya nanay, maglalagay po ako ng hindi ko alam kung paano, pwede niyo akong i-reach out or maglalagay ako ng GCash number diyan sa baba para naman mapag-abot tayo ng tulong dahil ang kailangan ni nanay, saka sakali man na hindi man siya matawagan ng kanyang anak, gusto niya sa bahay niyang ito ay gumawa na lang siya ng sari-sari stop para may income po siya para makapambili ng pampers ng, at sa ganun ay magiging libangan na rin ni nanay dahil masyado siyang nabuboard maghapon nakaupo. Napakahirap nga naman mga kababayan ng sitwasyon. Nakahiga ka lang lagi. Sakit na yung likod. Sige nay, alam ko marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Sari-sari store ang gusto mong mangyari. Ipanawagan natin yan at ipag-pray natin yan nay. No? Huwag ka lang mawala ng pag-asa nay. No? Habang may buhay, may pag-asa. No? Opo.
sa posisyon. Ayan mga kababayan, ayaw mo mamatay. Hindi Nay, matagal pa yun Nay. Matagal pa, alam ko yun, nararamdaman ko. Basta, keep on praying lang tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat po ng nangyayari sa atin, si God lang po ang nakakaalam. Ano po? Ayan. Hindi na eh, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka gusto mo makita yung anak mo. Ayan mga kababayan, anak talaga ang hinahanap ni nanay. Gusto niya makita yung kanyang anak. Kaya kapatid, sana magawan mo ng paraan kung paano mo makontak ang iyong magulang. Ano't ano man ang narating natin ngayon, ano't ano man, kung ano man ang meron tayo ngayon kapatid, kung hindi magkakaroon yan, kung hindi dahil sa ating mga magulang. Gusto mo talaga makapunta ng Japan Nay. Kaya lang hindi nga tayo pwedeng gumawa ng paraan Nay hanggat hindi natin nakausap yung anak mo po. Kasi dahil sa iyong kalagayan. Napunta po tayo doon. Ang diretso ko naman po sa City Hall kasi ano po, tutulungan ko ako ng gobyerno. Natutulungan ka ng gobyerno? Pinababalik na nga po ako doon para pumasok ako sa ospital. Hawakan mo yung pera mo, Nay. Hawakan mo. Marami salamat po. Ayan. Nakakaibigay po ito sa akin. Pagpupuhunan ko. At hindi lang dyan, Nay, kasi may bigas pa, ayan mga kababayan, bukod sa tulong pinansyal na ibinigay na ni Daddy Frankie, may nagkataon po na may bigas pa tayo sa sasakyan, kaya pakuha. Jesse, pakuha yung ano, bigas. Ayan, saglit lang mga kababayan, pakuha tayo ng bigas para nang sa ganun isa makatulong man lang para kina nanay maibsan yung... Ayan, may pangsaing sila. So ayan Nay, pagpasensyahan mo na to. Ito po yung binibigay ko sa mga nadadaanan ko, tigi-isa, pero alam kong higit mong kailangan Nay, kaya binigay ko na sa inyo. Opo, ayan, salamat. So paano Nay, hindi na kami magtatagal. Pwede ka bang maakap sandali? Sige po, no problem Nay. Maraming salamat po. Opo, God bless you Nay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Opo, sige po. Opo, sige. Sige na, basta huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Ha? Hindi ka pa mamamatay, Nay. Ha? Marami pa ang plano si God sa atin. Sana ba galing mo niya? Oh, babalikan kita, Nay. Promise yung babalik. Balikan mo ako, sir. Ha? Balikan mo po ako. Opo, babalik ako, Nay. Sige po, babalikan po kita. Ayan. Sir, kailan mo ako babalikan, sir? Nay, hindi ko mapangako yung araw kasi marami tayong tinutulungan. Opo. Pero mark my word, babalikan po kita. Itay ko po kayo, sir. Hontoni. Kukuro kara. Arigato. Ay, domo, arigato. Ay. Sige po Nay, salamat po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, may natulungan na naman po si Daddy Frankie. At lagi pong sinasabi ay maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa inyo. God bless po, mabuhay.